Hi! Wala na intro at ngayon ay magdi-DIY pantayo. So, first step ay maghahanap tayo ng spot. At yan, ang nagdating spot. Actually, may laman na siya dati pero aayusan na lang natin siya, no? So, para sa mga materials natin, syempre, kailangan natin ng batsa or ng mini pan. Syempre, ang gagamitin natin ay planggana lang pala dahil nga baby lang yung ilalagay natin. Syempre, kailangan natin ng tubig. Chenern! So, ang tubig na yan ay stock water. Kasya na ang maliit na timba na yan para sa ating mini pan. Next na kailangan natin, syempre, ay ang mga mini fish para sa mini pan. So, naisip ko na ihiwalay ang mga baby fish natin or ang mga fry sa ating mga parents. So, parang school fish na lang siya. Syempre, ang next naman natin ay snail. Pero hindi lahat yan, no? So, konti lang dahil syempre, mabilis dumami yan. So, baka mapulyot lang ang ating mini pan. Next one ay vitamins para sa tubig, para sa isda. Halaman, pero hindi ito gagamitin natin dahil ang gagamitin natin ay mahiwagang potos. Syempre, floating plants. Dito tayo kukuha. Tapos, stone. Diba? So, ngayon, syempre, ang step 2 natin, ilagay ang planggana sa lugar. Napili ko tong lugar na to kasi yan yung shady area. Hindi siya masyado nagagalaw. Tapos, lahat nga ng plants, land, tsaka yung floating plants katabi niya, ayan, pati si Mr. Groot. Tapos yung mga gamit kong iba nandito. So, dyan ko siya ilalagay. So, para sa third step naman, ilalagay na natin ang tubig or ang stock water. Ayan, ilalagay na natin ang stock water. Mabigat ang tubig. Tumali natin dahan-dahan ang stock water natin. So, konti pala. So, kailangan pa natin ng isa pang tubig. Ayan, need pa natin ng isa pang timba ng tubig. Or ng stock water. Huwag masyadong pupunuin. At okay na yan. Tapos, ang fourth step or ang next step naman natin is lagyan natin siya ng vitamins. So, ang gagamitin nating vitamins ay Vitagold. Para sa pag-enhance ng mga isda natin. So, dalawang... Ba't ganito yung color? So... tatlong patak lang. And the next one is Metalin Blue. So, hindi ako usually gumagana ito. Ang usually ginagana ko is salisay. Pero itatayin natin kung maganda ba talaga to. So, mga masa 2 drops lang. Para hindi sila ma-overdose. So, 1, 2. So, alam nyo ba na ang Metalin Blue ay pampatanggal ng mga or pang iwas sa bacterial infection ng mga isda, sa mga skin disease, yan. So, maganda to. Ayan o, basahin nyo na lang. So, nabili ko to sa isang shop at bala ko na rin magbenta. Pero sa ngayon, wag muna. Tatry mo natin siya. And then, stir natin, syempre. Gamit ang ating spoon. So, mag-wait tayo ng mga kahit 1 minute para ma-stock lang yung tubig dyan. And then, after nun is, after ibabad yung tubig or hintayin na dissolve yung kemerut. Ay, lalagay naman natin ay stone. Pampaganda lang or landscape lang ng mismo minipan natin. So, ako naisip ko na medyo spiky stone siya para naman kakaiba. So, usually, yung iba ang ginagatin lang stone, yung mga may kinis, depende sa gusto. Pero ako, ito, trip ko to. Ilagay ko lang siya sa gitna para maganda siyang tignan. Pwede nyo siyang ilagay lang sa dulo, tapos ipatong nyo yung plant dyan. Pero ako, ganito yung gagawin ko. Tapos, yung next naman, isa-ayusan natin yung plants niya or yung halaman na potos. So,
So, iniisip ko yung photos, isasabit na lang natin siya kay Sa. Ilagay natin siya dun sa maliit na lalagyan. Pero, pwede kayong gumamit ng kainan ng manok. Para dyan nakalagay yung photos. Tapos, ilagay nyo ng tubig. Tapos, ipapatong nyo dito. Yan. Pero, hindi ko gagawin yun kasi ayoko. So, ibang style ang gagawin natin ngayon, no? So, itong photos natin, isitatali natin. Hindi naman siya nasasaktan kasi parang gentle tali lang gagawin natin. So, tandaan na yung photos, kailangan nakaangat lagi yung leaf niya para hindi siya na sisira or nabubulok. So, kunwari, lalagyan na natin dyan kahit sa natin gusto. So, ako gusto ko dito. Dyan siya. So, di ba ang cute-cute lang? And after nyan, lalagyan na natin siya ng floating plants. Siyempre, no, floating plants. Ang lalagyan natin ay frog beets. Pwede rin naman yung salvinia. Pero ang gusto ko sa kanya para malaki yung leaves ay frog beets. So, ilalagay natin yung frog beets ay malaki na tatlo para I love platy. I love platy fish. Tiyanan. So, ganyan lang muna and then, ganyan na siya. Hindi ko siya lalagyan na masyadong maraming floating plants kasi mabilis naman siya dumami. So, hayaan ko lang siya dyan. And after nun, syempre, ilalagay na natin ang ating mga fish. Which is ang platy. So, ibababad natin siya ng nasa 30 minutes, ganyan, or bala kayo. Pero usually, 30 minutes siya para hindi nga siya ma-water shock or temperature shock, lalo na eh, mga baby pa sila. And after 30 minutes, so ilalapag na natin sila or dadahan-dahan natin sila papakawalan sa ating mga, sa ating mini pan. So, yan mo lang siyang kumawala. Tapos, tatanggalin natin syempre yung mga duckweed kasi ayaw natin ng mga duckweed. Kasi sobrang invasive ng duckweed. Sobrang dami niya pag dumami siya. So, ganyan lang sila. Syempre, lalagyan natin ng portal para pag dumami yung duckweed. Kanyang portal. Tapos, ilagay natin siya syempre na ang nag-iisang Ramshorn snail. So, isa lang kasi nga mabilis siya dumami. So, isa lang dapat. Ilagay natin siya. Diba, napakadali ng ating mini pan. So, wala siyang aerator, wala siyang oxygen, wala siyang CO2, kung ano man. Ganyan lang siya, mabuhay na siya dyan. So, papakita natin susunod kung kaano siya dadami. Or, yung life nila dyan sa ating mini pan. Mga fry.
lang naman para sa ating video ngayon. So, parang kinukuha na ako ito ng kalangitan. So, sobrang simple lang ng ating mini pan or ng DIY pan, no? At pwede nyo rin gawin to sa mga iba't iba pang klase ng isda. Gapi, ganyan, beta, pwede rin. So, ang ginawa ko lang dito is yung fry lang ng plate dahil yun yung available natin. Pero pwede pa natin siyang pagandahin. So, ipapakita ko sa inyo or update ko kayo kung ano nang lagay nito next time, syempre. So, yun lang. And don't forget to subscribe para naman makita nyo yung mga updated natin na fish. So, bye!